Ang Quad Committee ay literal na nagpi-fishing ng mga ebidensya para ipakulong si former President Duterte kaugnay sa matagumpay na war on drugs nito sa kanyang administrasyon. Pero, imbes na si Tatay Digong ang kanilang masira, ang Quadcom ay siyang naghukay ng kanilang sariling libingan dahil nga nagkabistuhan na kung sino ang mga tunay na sinungaling at nagpa-fabricate ng mga gawagawang istorya para lumabas na killer at mamamatay tao si FPRRD. Gayunpaman, kung hindi pa dahil sa pagsasalita ni Tatay Digong sa Senado hindi pa mabubuhayan ng loob ang ilan sa kritiko ni Tatay Digong na palakasin ang panawagan para makasuhan ito partikular na sa ICC. Sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na naipadala na sa International Criminal Court o ICC ang transcript ng Senate hearing kung saan maraming inamin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na-transmit na po ngayon sa ICC ang transcript ng Senate hearing kung saan maraming inamin si Evil Dots tungkol sa EJK, saad ng dating mambabatas sa kanyang post sa X, dating Twitter. The pertinent Quadcom transcripts were transmitted early on and all were duly received. Lahat ng ito ay magagamit sa trial later on, dugtong niya. Pero ang tanong ano ang ikakaso kung ang DOJ nga hindi alam kung ano ang ikakaso o kasong isasampa kay former President Duterte. Sa katunayan malaki ang pagtataka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit hindi pa siya nasasampahan ng kaso ng Department of Justice gayong diretsahang niyang inaming matagal na siyang pumapatay ng mga tao. Kasunod na rin ito ng naging pagtatanong ni Senator Risa Hontiveros kay Duterte kung nararapat bang patayin ang mga kriminal sa halip na ibilanggo na lamang ang mga ito. Para kay Duterte, wala siyang pakialam sa mga kriminal at hindi siya gagastos ng pera ng gobyerno para sa mga ito at sa halip ay ibigay na lamang niya ang pondo sa mga taong walang makain at walang trabaho. Sa tingin ni Duterte ay nararapat lang din na mapunta sa impyerno ang mga kriminal dahil ito naman ang pinili nilang mangyari sa kanila sabay sabi sa senadora na doon na lamang sila magkita-kita. So, ngayon bakit palpak ang nasabing Quadcom hearing? Eh kasi ayon sa isang pagbubunyag ng mga reporter sa Net25 si Trillanes pala ang coach nila Benny Abante, Dan Fernandez, Ace Barbers at Paduano. Ayon sa mga ito, nasa room mismo si Trillanes ng mga committee ng Quadcom at nagdidikta kung anong plano at gagawin sa hearing. Ang balibalita na kapag ka meron pong Quadcom hearing ay nasa palipaligid ang dating senador na si Senador Sonny Trillanes. Hindi lang nasa paligid yan. Oh. Nasa mismong kwarto nung nung chairman ng mga komite. Ano mismo? Si Senador? Oo. Ah, ganun ba? Akala ko pa naman nasa palipaligid lang. Nandun mismo. Sisilip-silip. Nandun mismo. Parang bang nanood ka ng basketball dyan. Oh. Sa isang basketball, di ba may team niya, may lima. Oo, oh, nandun sila sa kanilang bench. Oh. Halimbawa, oo. Oh. Tapos may manager. Oo. Oh. Trillanes, siya ang nagsisilbing coach. Nasa loob. Lumabas ang pasabog na ito matapos na mapabalitang pumunta ang first couple sa INC. Kaya naman nabuo ang mga katanungan na baka ikinumpisal ng first couple sa pamunuan ng INC na si Trillanes ang coach. Ang Quadcom ang player at syempre may manager yan, walang iba kundi si Tambaloslos. Ayun nga sa komento ni Adrian Pascual ay, sige Tamba and Palacio pasinungalingan nyo ang Net25 at INC. Ayun naman kay Edwin Jamora ay, bakit hindi mapalabas yung backdoor negotiation ni Trillanes noon with China para makasuhan na yan ng treason? Ngayon, aalialigid sa Quadcom. Kaya naman si Dan Fernandez ngayon, ay parang si Trillanes na rin kaliwat kanan ang papreskan para ipaliwanag ang nabuking nilang plano sa pagsusi sa isang colonel para idiin si FPRRD. At ang mga nagiging pahayag nito at pagpapaliwanag sa mga preskon at live niya ay pinagtatawanan ng mga tunay na abogado. Ang issue na ito ay binigyan naman ng komento ng well-known influencer na si I.M. Shanwine. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ganyan yung mga lawmaker nyo, hindi nila alam gamit din yung unfortunately na word. Unfortunately, yung sinasabi niya coercion and harassment, it never happened. Sayang! Hindi daw nangyari. Alam mo yung sinasabi niya, unfortunately, yung sinasabi niyang harassment and coercion, it never happened. Unfortunately! So, mas maganda pa
2025. Alam niyo, ano ba talaga yung mga sabihin? Own volition. Unfortunately, fortunately. Ano ba gusto mong sabihin? Sayang yung opportunity na mag-harassment at coercion. Minalas sila kasi hindi nangyari daw yung coercion. Kayo naman. Pagbigyan. Kayo naman, masyado kayo. Parang ganito, no? Unfortunately, nanalo ako. Champion ako. Number one. Unfortunate pa yun, ha? It's very unfortunate na nangyari yung tama. Naiba na. Huwag kayo. Talagang wala namang coercion na nangyari. Ako natatanda ako kasi... Unfortunately nga yung sayang. Sayang walang nangyari. Attorney Libayan. Ano mo, Attorney Libayan? Ano? Yan nga daw si Attorney Google. Sabi nga niya, no, hindi ko alam kung sinabi niya directly kay Attorney Topacio, pero ayon kay Dan Fernandez. Fernandez ba? Oh, Dan Fernandez. Fernandez? Oh, Dan Fernandez. Sabi niya, lahat naman daw ng bagay, kahit yung batas, ay nagugugol na. So, ibig sabihin, na nagsasalita siya dyan, no, even without checking kung tama ba yung mga pinagsasabi niya, dahil siya nga ay si Attorney Google, so naniniwala siya by using the word unfortunately. Sounded like na is that smart? Na may pinaglalaban ng mga sinasabi niya? Diba? So, hindi niya nagamit siguro, ayaw ko. Mukha bang nagamit niya si Mr. Google? Eh, yan naman ang sanggan dikit niyan eh. Alam mo, ito pa ay nakakatawa dyan, ano? Yung anak niya, nag-aaral ng abuga siya. Kanina nga, nanggaling ako ng, may pinikap ako sa Kalamba, tapos may kailangan akong, kunin din sa Santa Rosa. Napadaan ako dun sa isang, I think sa Kabuyaw yata yun. Inadaan ako sa may Kabuyaw. Tapos nakita ko, sila mag-ama. Yung tatay, tumatakbong governor. Yung anak naman, tatakbong... tawag dyan? Congressman. Hindi ko alam kung anong year niya sa law school. Pero actually, nakita ko kasi yun sa TikTok. Meron din nakapagsabi sa akin na yung anak nga niyan, eh, nag-aaral ng abuga siya. Meron din nakapagbanggit na ito daw si Dan Fernando, eh, nakapag-aral ng 2 years sa law school. So, obviously, hindi natin sure kung yung mga nakuha niya na units or courses or subjects sa law school, eh, nagagamit niya. Sa totoo lang, pag first year ka, under statutory construction, doon mo halos matututunan kung paano gumawa ng batas eh. Pero kung talagang nag-aaral itong si Dan Fernando, dapat alam niya kung ano mga pinagsasabi niya. And then, in-expect ko na alam niya rin kung paano niya gawin yung trabaho niya. But obviously, sa mga pinagagawa niya, no, mukhang wala siya natutunan sa law school niya kung saan man siya nag-aral. And again, even the right use, no, hindi naman tayo perfect. Nagkakamali din tayo ng mga gamit ng salita. Pero pagdating kasi sa mga gaya niya, mga congressman, dapat inaaral niyo ng mabuti yung mga sinasabi niyo eh. Para hindi kayo katawa-tawa. Para pag na-interpret yung mga statements ninyo, hindi magsasound negative para sa inyo.